Hello guys! Welcome sa ating channel. Today, magluluto tayo ng malunggay pandesal. So, umpisahan na natin sa pagkat ng ating malunggay at iset aside natin yan. Tapos sa bowl, maglagay tayo ng 3 cups na all-purpose flour. Nagmamadali lang tayo, no? Okay, sundan natin ng 1/2 teaspoon ng asin at 2 teaspoon ng dried yeast, active yeast. Okay, tapos lagyan natin ng 1/4 cup na sugar. Mix natin. Yan, kailangan mixed na mixed yan bago natin ilagay yung ating warm milk. Yan, pinainit ko yung milk bago natin ilagay dyan. Hindi masyadong mainit ha, yung maligam-gam lang, medyo kaya nating hawakan. Tapos, ilagay din natin yung isang egg. So, beaten egg yan. Tapos, haluin natin hanggang sa makabuo tayo ng dough. Yan. Mahinahong paghalo kasi baka tumalsik, madumi para sa ating mga kitchen. Okay, so pag nakagawa na tayo ng ganyan, namumuo-muo na siya, dagdag na natin yung ating butter. 1/4 cup lang na butter yung kailangan natin. So para sa akin, kahit anong butter na meron kayo, pwede yan. So, yan. Mamasahin-masahin na natin hanggang sa mamix natin ng maigi yung ating butter. At habang minamasa natin yung ating dough, lagay na rin natin yung malunggay na ating chinap. So kung mapapansin nyo dito, yung malunggay natin, hindi ko masyadong dinurog. Gusto ko kasi yung may nakikita-kita pa akong malunggay. Yan. Yung iba naman, preferred nila yung durog yung malunggay. So, minasa ko yan hanggang sa ma-achieve ko itong ganitong klaseng dough. Siguro mga 3 minutes non-stop to 5 minutes. Tapos bago natin siya iset aside at takpan, i-cover muna natin siya ng oil. Pati yung lagayan natin. Kasi kapag umangat na ang ating dough, didikit yan dyan sa ating lagayan. Mahirap tanggalin. So, ito yung magpe-prevent sa kanya para dumikit. Lagyan natin ang oil. Yan. So, medyo mahaba yung process nito kaya maging patient tayo. Masarap naman ang magiging resulta. Hindi na tayo pupunta sa bakery. Okay, yan. Cover and rest the dough for 1 hour. So, medyo aangat lang to ng konti. Tapos, takpan natin. Ganyan. Yan. Habang naghihintay tayo, prepare na natin yung ating paglalagyan ng ating pandesal. Okay. So, after an hour, kita natin, umangat na ng konti ang ating dough. Sa-transfer ko na siya dun sa ating baking pan. Yan. Tapos, ipa-flat ko siya ng ganyan kasi i-divide ko na to. So, nakagawa ako dito ng 12 pandesal. Yan. Hiwain natin sa gitna. Tapos, gawa tayo ng ating, yan, isi-shape na natin yung ating dough. Paganyan. So, eto, this point, at this point, pwede nyong lagyan ng keso. Yun yung mga nakikita natin na may mga cheese na pandesal. Pwede nyo nang ilagay dyan yung cheese ninyo. Ibalot nyo lang. Okay na yan. Tapos, next natin, pag natapos na nating i-shape yung ating mga pandesal, i-cover natin siya
sa breadcrumbs. Ganyan. Yung iba, binubud-bud-bud-bud lang. Ako kasi inikot-ikot ko siya. Feeling ko masarap kapag ganun eh. Okay? So, yan. Yan na yon. Yung 12 pandesal natin. Ang kailangan natin gawin dito, ipapares na naman natin siya. Lagi siyang nagpapahinga. So, minimum ko dito, 2 hours para sa akin. Pero dito sa ginawa kong to, overnight ko siya para sa umaga, meron na kaming pandesal. Meron na kaming breakfast. So, kung nagmamadali kayo, 2 hours pwede nyo nang lutuin from this point pag umangat na siya. Tapos, kung gusto nyo rin, i-prepare nyo sa gabi, i-overnight nyo. Ganito magiging itsura niya pag in-overnight nyo. Yan! Halos hindi na sila magkanda-siksikan dyan. Ang cute, diba? Tapos, lalagay ko na agad yan sa oven. Wala na akong gagawin. Diretso sa oven siya for 30 minutes. Or depende sa init ng oven ninyo. So, check nyo once in a while. So, ayan na! After 30 minutes, may pandesal na kami. Yay! Thank you for watching. I hope you like it. Ingat po sa lahat. Goodbye, everyone!